isang maalab na pagbati mula sa Itanong Mo kay Prof. Alam ko na marami sa ating mga tagapakinig ang nananabik na mapakinggan ang episode na ito sa gitna ng resulta ng eleksyong 2022 at ng umaatikabong pandarayang naganap at patuloy na pinagtatakpan. Sa mga nakaraang araw, nasaksihan din natin ang iba't ibang uri ng panggigipit sa mamamayang kumukwestiyon sa lehitimong status ng eleksyon. Bunga ba ito ng malinis at matapat na ehersisyo ng demokratikong karapatan? O tulad ng mahalagang bagay sa ating bayan, ay kontrolado pa rin ng mga nasa poder ang prosesong ito? Makakasama natin muli ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggle at Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines, si Professor Jose Maria Sison, upang magbigay ng kanyang pagbasa at suri sa eleksyon at ang pag-uugat nito sa namamayaning sistema sa lipunang Pilipino. Maalab na pagbati, Professor Sison. Maalab na makabahang pagbati sa inyo, Professor Raimundo, at sa lahat ng ating kababayan. Napakahalaga ang ating paksa ngayon na kinalaman ito sa issue ng halalan at demokrasya at pakikibaka para sa mga pambansa at demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino laban sa mapangapi at mapagsamantalang oligarkiya ng Pilipinas. Prof. Sison, marami tayong mga tanong matapos ang May 9 elections. Gustong malaman ng ating mga tagapakinig ang inyong opinyon at saloobin hinggil sa mga bagay na may kaugnayan sa nakaraang eleksyon. Una rito, ano ang inyong masasabi sa malaking agwat sa pagitan ng boto ni na Bongbong Marcos at Lenny Robredo? Tamang sabi ng kontradaya na itong halalang 2022 ang pinakamaruming halalang sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginamit ang iba't ibang paraan ng pandaraya. Pamimili ng mga boto, karapal na kasinungalingan sa social media, pananakot at pagharang sa mga butanteng oposisyon at pagpigil ng botohan sa pagkukunwaring sira ang mga vote counting machine, SD card at optical scanner. Ang pinakamasamang ginawa para bigyan ang Marcos Duterte tandem at slate ng Peking landslide vote ay yung pagbaliwala sa aktwal na botohan at paggamit ng mga balotang pre-shaded at ang mga ito ang ipinasok sa mga vote counting machine na nagsara ang mga presinto. Ito ang paraan kung paano nakakuha ng kababalaghang 31 million votes si Marcos at ng lamang na higit sa 15 million votes, samantalang ang normal na laki ng boto ng nananalo ay 12 hanggang 16 million at ang lamang ng panalo sa pinakamalapit na karibal sa mga dating eleksyon ay mga 2 to 5 million lamang. Nagawa ng COMELEC ang advanced vote count at canvassing hanggang 95% sa loob lamang ng 2 araw, imbes na 10 araw na ginamit para dito matapos ang halalan ng 2016. Pero sa unang 2 oras pa lamang ng May 9 mula 8 p.m. to 10 p.m., higit sa 50% na sa mga balota ang nakanbas sa buong bansa. Ano po, Prof. Sison, ang inyong obserbasyon sa naging takbo ng halalan sa buong kapuluan at ganun din sa labas ng bansa? Nag-monitor ako sa eleksyon at kaugnay ko ang mga kaibigan at iba pang kakilala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao magmula 6 a.m. hanggang hating gabi na ng Mayo 9. Tinanggap ko ang mga ulat na umaayon din sa konklusyon ng kontradaya na labis na marumi ang halalan at pinakagarapal ang pangluloko sa bayan. Sa inyo bang pagtingin, Prof. Sison, meron po bang tinamong kahinaan ang malakas na kampanya noon ng kampo ni Lenny? Bakit po kaya tila nanlumo ang sambayan ng Pilipino nang manguna sa bilangan sina Bongbong Marcos at Sara Duterte? Dahil nga sa naglalakihan ng mga rally ng tandem at slate ni na Robredo at Pangilinan, umasa ang malaking mayorya ng tao na mananalo sila. Mapapatalsik ang brutal at corrupt na regime ni Duterte
at mapipigil ang pagsampa sa kapangyarihan ng pinakakorap at pinakabrutal na mga political dynasty sa Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang pagkundena sa kanila bilang mga magnanakaw at hungkag o walang laman ang mapang-iwas na panawagan nila ng pagkakaisa. Maliwanag na ginamit ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para sa napakagarapal at napakaruming pandaraya. Ginamit niyang militar at pulis, ang COMELEC, ang dami corporation niya sa kamay ni Dennis Uy at Smartmatic para mandaya. Kailangang mandaya siya para mapigil ang pag-aresto at paglitis sa kanya kaugnay ng mga krimen niya sa extrajudicial killing sa bogus war on drugs sa harap ng International Criminal Court at sa mga kaso ng mass murder at pandarambong na pwedeng isampa sa Pilipinas. Paano ninyo ipapaliwanag ang pamamaraang ginawa ni Bongbong Marcos para manguna sa eleksyon? Nakalimutan na ba talaga ng mamamayang Pilipino